So, welcome back po sa ating YouTube channel. And for today's vlog, ano tayo? Random vlogs lang ngayon. Ngayong araw. Pero happy Sunday sa lahat, ano? Kasi Sunday ngayon. Pero tapos lang namin magsimba, actually. Ngayon ay, ngayon ay may pupuntahan tayo, ano, si Princess. Yan. Meron silang, meron siyang business. Mga sideline. Mga side hustle. Umorder kami ng Siomai. Tapos chili oil. Chili oil. Yeah. Kung ano-anong niluluto niya, di ba? Nagpapa-order siya online. So, yata. Mamimit natin si... Hindi lang siomai, hindi lang chili oil. Fresh lumpia. Tapos... Sarap magluto. Ito yung... ulam. Chef yun eh. Yeah, she's a chef. Chef yun eh. Ano siya, sorry princess, oversharing. Pero ano siya, nagtatrabaho sa clinic, chef. Tapos ang side hustle niya, may cleaning pa siya. May tapos pa siya. Ito may mga pa-order pa siya. Grabe yung babae niyo. Tapos ito, ginagawa niya na yung siomai. Masarap magluto. Mm-hmm. Yung chili oil, wala akong picture, pero basta may chili oil din siya. Makikita niyo siya sa ano, sa marketplace. Tama? I don't think so. Hindi na siya masyado nagpo-post. Hindi nagpo-post sa marketplace. Hindi na, pero lalagay natin yung contact information niya mamaya. So papunta kami doon at dadaanan muna namin yung yun nga, yung siomai. Tapos punta tayo ng Staples, no? So kung saan pa? Saan pa tayo mapunta? Punta kami ng Staples kasi gusto kong bumili ng yung mga documents holder. Kasi nag-stay kami sa isang apartment now. Tapos every time, well, hindi naman every time. Siguro nangyari ito mga four dadad. Yung iba wala ka, yung iba wala ako. Nag-fire alarm. Mm-hmm. Tapos, sabi ko sa kanya, kunin mo yung mga documents. Ang problema, mm-hmm, organized sila, pero hiwa-hiwalay. Hiniwalay ko yung sa kanya, hiniwalay ko yung sa akin. Importanteng documents, yeah, sa atin. So, hindi naman natin pinipray, ano, knock on wood. Mm-hmm. Hindi naman natin sinasabing magkakasunog or what. Pero yung mga emergency evacuation, mm-hmm, kunwari, at least paglalabas, isa ang kuha na lang. At least hindi na siya yung, asan yung ito, asan yung ganito. Again, organized siya, hiwa-hiwalay lang. Kaya, ngayon, nag-decide ako na dapat yung isang grab na lang para hindi na mga problema. Parang madali lang, nandun na lahat. Mm-mm. Kasi pag nawala yung mga important documents na yun, wala. Wala na. Though, na-scan naman namin sila, pero iba pa din kapag hawak mo yung original. Tapos yun lang. Okay. Gusto niya kasi yung thank you for sunshine na song. Yun. At tara at... Mga random lang today na. Yun nga eh. Kasi wala naman masyadong ganap ngayon. Ay, tapos in fairness, na-mention niya sa last vlog niya, nag-inform na yung parish priest namin kanina na next week mag-start na yung kababayan natin. Kababayan natin, pare. Mag-mass. Na-assign dito sa... Mm-hmm. Dito sa Holy Spirit Parish, dito sa Malacan. So, excited kami doon. So, wala ako, sayang. May work ako. May work ka ng Sunday. Kami na lang ni Bibi. Uh-huh. Yan, na tayo. Tara, tam! Noisy daw, noisy. Noisy? Okay, sorry. Yan, nag-vlog tayo, Bibi. Yan, natapunta na natin si Princess at matanong na natin yung mga side hustle niya. So, yun po. Let's maulan. Go. Yeah, maulan ngayon. Ciao. Ay, siya ka po. Isabel. Hi, Chef! Hi, Chef! Hello, vlog! Welcome to my guys! Yan ang chef namin. Malaki na siomai. Thank you! Yeah. Tapos, thank you for ano. Okay lang ba minention ko din na may cleaning ka? Yeah! Tapos course, chef yeah, siya, may mga side line. Pop me a message. Siguro ito pa, siguro ito may freebie and pa. And this is for Isabel. Thank you, Besh! Thank you so much. Namin nasa labas, kaya nga yung maulan pati, kaya di namin nilabas si Isabel. Thank you, girl. Pwede nyo i-contact si Princess. Pwede nyo ilawin namin number mo? Yes, please. Yeah, pero huwag yung address, of course. Messenger. Messenger. Facebook. Oh, lagay ko na lang yung Facebook niya dito sa vlog natin. Ang ganda pati ni Madam, nakakainis. Ang ganda ng Madam. March, hindi pa ako nag-inig. Nag-send na ako, na-receive mo? Ay, hindi pa. Busy ako, nag-re-rap ako, Beshi. Okay. Sige, sige. Ano, mag-rapper ako ngayon. Oh, busy pa, oh. Marami pang order. Marami pang order. Thank you. Sige. God bless. God bless. Bye. Bye. So, yan na
at nakuha na natin kay Mom Princess, yung order ni Mrs. Shomai. At kung napanood niyo po tong video na to, kung gusto niyo i-try ang kanyang mga luto, eh nandiyan sa Facebook niya ang contact niya. Ayan, pangalan niya nandiyan sa Facebook. Or phone number? Nandiyan? Dito sa Saskatoon City. Yan. Ano? Bentang-benta ang ano niya, pansit. Sa mga, kasi nagkasama kami mag-work sa isang clinic. Uh-huh. Tapos yung mga doctor, Princess, where's your pansit? Masarap magluto ng pansit pala yun. Yun at pagkatapos namin na makuha yung order, sakto may tumawag kay Mrs. Katrabaho niya. Ano sabi? Si Sajita. Yeah. Si Sajita is from India. Legit. Yung legit talaga. Hindi to ano. Legit. Tapos, because she knows na I love yung chicken curry nila, yung biryani rice. Tapos, kwento ko ng kwento. Tapos ngayon, biglang tumawag. Sabi ko, ba't kaya ito tumatawag? Sabi niya, kung you're at work, ganun-ganun. Tapos sabi ko, no, I'm not at work. Sabi niya, oh good, because I cook biryani rice. So, do you want some? Sabi ko, of course. Kaya yun, pupunta namin. Medyo malayo, mga 19 minutes drive. Away. So, pero, mabilis lang yan. Ang bait na siya ako. Naalala niya ako. So, yan na. Punta na natin si Sajita dun sa bahay nila. Sajita. Para makuha natin yung free biryani namin. Ayos, legit yun ha? Legit pa to, ha? So, one. Kinakamay kaya yan. Hindi naman. Siyempre, kinakamay. So, punta na tayo dun. Oh my gosh, ang bilos na dun. Ayan. Nandito na tayo. Medyo malayo din yun, ha? Yan, nandito na nga tayo. Ano? Sa may bahay nila. Ayan, sa may labas. Here. Talagang seryoso si Mrs. Nakunin ang kanyang biryani. So, yan at nakuha na nga ni Mrs. yung ano, yung kanyang biryani rice. Yung biryani rice. Anong nangyari pa eh, pinapasok kami. Kaya medyo isang oras din tayo doon, ha? Isang oras din tayo sa loob. Kasi akala ko ibibigay lang, tapos thank you. Kaya lang pagbukas din ng pito, sabi ko, hi Sajita, sabi ko, my husband is there, my daughter's there, and she was like, you're not coming in? I was like, no, I don't wanna disturb you. And sabi niya, I made masala tea. Tapos kaya sabi ko, okay, I'll come in because I love that tea. Masarap talaga masala tea. Saka legit yun. Oh, legit, hindi yun ang gumawa eh. Tapos, ito daw, make salad. Paano yung salad? Para siyang ano, alam mo yung dati yung siguro mga... Siguro gagawin, ilalagay mo sa salad. Ay, Papa, alam mo yung mga cropek natin na ano, pero ito. Ay, masarap ko may dip. Sir, lagay mo. Buti pa sinabihan ko si Sajita, nasan dip? Buti na, kompleto, may rice talaga. Laki. Kusan ko. Oh, tapos may chicken yan sa ilalim. Sigurado. Oh my gosh, Dad. May dinner na tayo. Legit. Oh, legit talaga, guys. Tapos nasa ilalim yung mga chicken. Oh so, gosh. Yun na tayo. Spoiled talaga ako ni Sajita. Na-invite pa kami sa loob nila. Maganda yung bahay nila, no? Mm-mm. Naliligitan pa sila doon. Siguro hindi lang enough ang room. Tapos meron silang altar. Ang bait. Para hindi lang dahil binigyan ako, ha. Pero mabait talaga yun. Katrabaho ni Mrs. Yun. Nagka-duty sila minsan. Yun at punta naman kami sa ano, sa Staples kasi mga may bibilin. At medyo masama ang panahon ngayon dito sa Saskatoon gawa ng very slippery. Hindi safe lumabas. Madulas kahit sa sakyan madulas eh pag pumapreno ka ng ano, na-slide pa rin ng pakunti-kunti kaya dahan-dahan lang patakbo. Dapat yung magandang shoes. Okay. Itong shoes ko hindi maganda for ano pala. Ganitong madulas. Madulas na lang. Grabe. Kahit doon sa side entrance namin sa apartment, nag-slide. Mamaya papakita ko sa inyo. Pero para kami nag-ice skating. Ako ang ginawa ko para makalabas, naupo ako, tapos in-slide ko yung sarili ko. Kasi kung nakatayo, baka ma-out balance. Madiscuss. Delikado. Kaya dinadrop ko sila sa... Eh, kasi tayo lumabas? Tagsimba. Tapos, kinuha nga kay Princess yung ano, Shomai. Yung order mo kay Shomai. Napa-biryani rice. Biryani. Tumawag pa si Sajita. Nakunin daw yung biryani rice na very random niya. Talaga tong araw na to. Oh, ang balak lang namin. Home Depot, tapos Staples after eh. Saan-saan pa tayo nakapunta. Mm-hmm. Yan ang maganda naman dito kapag nasa ibang bansa ka, tapos it's good to marami meet new friends. Marami ka na meet. Kasi, ano?
ako marami rin ako kung mga foreigner na kakilala. No? Sa Toronto pa halos yung kaibigan namin. Ano? Ako, marami akong kakilala pero konting-konti lang yung friends talagang masasabi. Oh. Sa summer, bilang lang dito. Sa summer, baka dito naman. Pumunta dito si Ninong Miguel, Venezuela. Ay, nga, pakagwapo nun. Ninong ni Isabel. May picture kami nun ni, kasama si Isabel. Nasabi ko, oops, hindi to ang tatay mo. Gwapo, eh, parang si Ian Veneracion. Ian Veneracion. May picture ako nun. Si Ate Carol nga, sabi ni Ate Carol, kailan mo yun papapuntahin dito? Sabi ni Ate Carol. Oy, sabi ko, may asawa ka na. before we go sa Staples, can we buy Tim Hortons? Tim Hortons. Sige, mag-drive-thru muna tayo. At ako rin, parang kailangan ko rin ng panulak. Pero ang sarap ng masala, ti ano? The best. Sabay ko nga si Sajid, tabi, dalan ako lagi. Dapat may termo. So, yun nakatermo. Yun nakatermo. Kasi yung mga kaibigan ko, Indian, ano, sa work ko, mga si Jordan, eh, parang palagi ano sila sa akin. Kung ano-ano dinadala, kasama nung pati nga, nilagang itlog, kasama na ako eh. Pag I have a boiled egg here, sabi niya. Kahit nilagang itlog, kasama ako sa, ano niya eh, pagkain nila. Ako naman, nahiya ako mag-offer ng food natin kasi ang iba sa kanila, hindi naman kumakain ng meat. No. Kaya minsan, ano na lang, you wanna go for Tim Hortons, at least yun, safe ka. So, talatang, daan mo na tayo sa drive-thru na yes. Tim Hortons. Yan, I want orange pico. Okay, let's go. How much is it for you? Hi, do you have still the omelette bite? No, it's just until 4. Oh, okay. What do you want? Herb and garlic for Isabel. Herb and garlic pastry, please. Give me a moment. Yeah, we do. And what else? Orange pico tea. What size? Medium. And one orange pico tea. Medium black. Medium black. And one medium orange pico tea black. Yes. And herb and garlic. And this pincher, the peach one. What size? Small size. Small peach, okay. Anything else? That's everything. Thank you. Thank you. David po. Hindi ko na blinag si Ate, nakakahiya. Sabihin nun, para to nag-drive-thru. May pabitso pa. Ayun ang mga order. Ito ang paborito ni Isabel. Dito na sana kami sa Staples, kaso Sunday pa lang. Sunday. Pag Sunday, maaga nagsasara mga... Oo, silang sasara. Alas 5, alas 5 eh, medyo. Alas 5 pa lang eh. Tumuulan pa pa, uy. Hello. Hello. Sana lang tayo? Winners. Winners? Yan, may winners din. Nakalimutan na kasi namin, pag Sunday, pag Sunday, maaga pa lang nagsasara. So, punta na lang tayo sa Winners. Tingin tayo kung anong damit. Hindi na natin para di lang masayang yung gas-gas. Masayang tayo yung ano natin. 20 minutes drive natin. Kalimutan natin. So, Winners na lang. Anong nangyari? Wala na rin. Pasara na. 5 minutes lang daw. Sarado na. So, pag ano pala, Sunday, ang Staples close na ng... Alas 6. Siguro alas 6. 5:30 ata. Oh, and Winners, sarado na din ang alas 6. Pero kapag weekdays, I know they are open until 8. 8, oo. So, ganyan. So, ibig sabihin nun, pag Sunday. Ganyan dito sa SAS ka dun pag weekends. No? Kasi family day din siguro. Siguro. So, ang ibig sabihin lang ito pag Sunday, bahay na lang. Dapat kung agahan nyo na lang punta. Oh, okay. Kami kasi, medyo natagal lang kami sa bahay ni Sasitsa. Sajita. Yan at it's okay, at least we had fun. Sa punta na lang kami ng Umbia Depo at may tatanong lang kami mga saglit. Pag right. Doon talaga. Hanggang alas 9 ata sila. Iba yun. Yung dalawa nga 5 minutes na lang. Pumasok pa kasi bumubukas pa ang pinto. Hindi, pero ang lakad nila parang... Hindi nila alam eh. Kasi may nasa lubong ako babae. Sabi niya, 5 more minutes. Slow niya. Motion pa. So, okay. Sige na, let's go. Let's go. Bigo na naman kami. Sarado na naman. Ang aga. Nasanay akong alas 9 nagsasar. Gusto natin ma-explain. So, walang nangyaring tindahan na napuntahan. Walmart.
Walmart na lang. Walmart sigurado. Yan sigurado. Bukas yan. 8 PM. Mm-hmm. Saka napapawashroom na si Isabel. Washroom ni Isabel. So, yan nga. Wala kaming napunta. No? Sarado yung Staples. Sarado na yung Winners. Pasara na, no? Mga pasara na. Yung Home Depot, ganun din. Ang nangyari, dito na lang kami sa Walmart. Nag-grocery konti. No? Mm-hmm. At yun nga. Namili kong ano-ano. kunti lang kasi gawa ng si Isabel daw ay mag-washroom sana, pero pala ayaw. Sabi kasi ni Isabel, mama poo-poo, ibig sabihin niyan, it's either poop or wee-wee. So, Walmart, mm-hmm, pagdating namin sa loob, mama, let's do grocery. Yeah, so kaya nag-grocery na lang kami ng konti. Yun lang, dyan na lang namin natapos yung oras namin dyan sa Walmart. So, yun ano po, at salamat kayo, no? Kaya Princess sa kanyang siomay, tapos kaya Sachita, tama? Sajita at na-invite kami masalati and may biryani pa. May biryani chicken pa, legit. Yan at makita-kita naman. Ay, saglit, meron pa pala shout out ulit kay Just, tama pala, confirm. Si Jonathan nga pala yun talaga. Yan, nanonood yung mag-asawa. Yan, shout out ulit, ano? Salamat sa panonood. At yun, at dito na lang natin tapusin ang vlog nating for today. Napaka-productive ng araw na to. Grabe. Kung saan kami nakapunta. Saka medyo masama ang panahon. Ang dulas ng kalsada. Nakakatakot mag-drive. Ang maglakad. Maglakad. Drive is kind of okay, pero yung maglakad pero ka. Pero madulas pa rin. Ang dulas, ano, as in. Kasi ano nga, madulas siya, basta madulas. Mm-hmm. Umuulan na may kasamang snow ba? Ang konti, kaya ganun. So, yun po ano. Salamat sa panonood. At see you na naman sa mga susunod natin vlog dito sa Saskatoon City.